Ito ang new executive building sa Malacañang, ang lugar kung saan naroon ang press working area ng Malacañang Press Corps. Hello guys, after 2 years and 3 months, I finally makakapasok na kami ulit dito sa Malacañang for our regular coverage. Makita there, that's the new executive building. Diyan po kami mag-stay yung Malacañang Press Corps. Nandiyan po yung office namin, yung press working area, yan. You can see, yan. Turn to the right. Yes. So yan po ang aming office at diyan po kami mag-start ulit as a working journalist ng Malacañang Press Corps. Fully, hopefully, ay mag-start na kami. So, tara, patukin na natin. So, ayan po, yung may parking area namin. Matagal na kami nabakante yan. Pero ngayon ay okay na. At ating new executive building po ay under, it was renovated during the pandemic. So, titignan natin mamaya kung ano yung mga pagbabago dito sa new executive building. Na talaga naman pong na-miss namin ng ilang panahon. Ay. Morning! MPC po kami. Hi, Jack! Hello! Jack! Jack! Si Jack, Jack, ang presidente ng photographers, ano? Presidential Photo Journalist Association. PPA. PPA, yan. Tagal kong dito. Good morning! I love you! Mwa, mwa, mwa! So, papasok na po tayo. Ito yung press working area. Yan. Okay. So, pasok na tayo, guys. Invited! Wow! Oh, wow! Bago! Habang walang nakakapasok sa NEB ay nirenovate ang aming press working area kaya bagong bihis ang aming workplace, bagong working table at maliwanas ang aming comfort place at mga bagong mga chair pala. Ayan ang radio booth. So, papasok na ako rito sa ARMM. Ito yung aming room. Yan. Diyan ako. Ayan, si Kuya Rolly yan, ang aming masipag na talaga namang maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Ayan, ito naman po ang Mima Ropa, para sa mga print yan sa isang room na yan. At ayan, karamihan dyan ay mga print reporters ang nag-stay dyan. Ganon din dito sa center, nakalimutan ko. At ito naman ang stand-upper room at bat cave. Dito ginagawa ang stand-upper ng mga taga-TV. Siya po si Mela Les Moras ng PTB4 at nagpa-practice po siya ngayon dyan dahil kasama rin siya. At sa tagal ng work from home dahil sa COVID pandemic ay talagang na-miss namin ang aming mga kaibigan. Media colleagues kayo naman, sabik na sabik kami sa aming pagbabalik. Yan si Ate Evelyn Quiroz, ang presidente. Ayan, picture, selfie, syempre. Tagal na hindi nagkakasama, hindi nagkita-kita. Ayan. At pagkatapos nito ay mayroong Thanksgiving at blessing ng mga bawat kwarto ng MPC Press Working Area. Ayan sa Secretary Andanar at ang priest na nag-officiate ng blessings. Sa pagkatapos ng konting misa niya ay binasbasan ang mga kwarto ng bawat working place. Ayan. Para tuloy-tuloy ng aming trabaho. At umakyat na nga kami sa second floor sa briefing room pagkatapos ng pagbabasbas. At ayan. Dito naman sa briefing room, ginagawa yung aming regular press briefing bago rin nagkaroon ng COVID pandemic. Kung mapapansin nyo, kukonti ang mga upuan dahil po hanggang ngayon ay pinapututupad pa rin yung social distancing. At nagsimulang programa, nagbigay ng
mensaheng aming acting presidential spokesman Secretary Martin Andanar na siyang nakalihim ng Presidential Communications Office at nagpasalamat na rin dahil patapos na ang kanyang termino sa June 30. Isinabay na rin ang off-taking ng mga opisyal ng Malacañang Press Corps kung saan ang aming MPC President ay si Ms. Evelyn Cruz. Aron, may meron din kaming, nakita nyo kanina, meron din kaming mga parang graduation photos. At balik na rin kami sa trabaho after ng activity. Yan, dyan kami. At dyan na rin kami nagla-lunch. Ayan, kanya-kanyang pwesto. Pero dito kami sa mga table namin. It used to be meron kaming table dyan na kung saan kami kumakain, pero tinanggal na nga dahil ni-renovate at inayos. Yan. So, yan yung aming press working area at yun yung nangyari sa isang buong araw namin doon. Masaya kami dahil nagkita-kita kami at syempre, ayan, kita nyo naman sa picture namin, sabik kami sa isa't isa. No? So, lahat, halos puro lang ginawa ko din mag-selfie picture taking dahil nga for 2 years and 3 months ay talagang hindi kami nagkita-kita. Nawala yung communication, kanya-kanya kasi work from home na kami. Kaya guys, asahan nyo sa mga susunod kong vlog sa ibabahagi ko sa inyo ang mga araw-araw na aktibidad sa Malacañang at ang mga ginagawa ng bagong halal na presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos. So, antabay lang kayo dito sa aking channel, YouTube channel, dahil lahat ng aktibidad, lahat ng mga gagawin, mga bagong balita patungkol sa ating bansa at mga sasabihin ng ating presidenteng si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay aking ibibigay sa inyo para ma-updated kayo sa mga nangyayari sa Malacañang at para sa mga para kung ano ang gagawin niya, mga plano para sa ating bansa. So till next video, wait for it and hopefully tuloy-tuloy na po ulit ang pag-post ko ng videos. Bye-bye.